Hi, bae. Just call me Kadi. Abbreviation ng name ko. I'm 21 and I am from somewhere in Davao region. I met my husband, Vran, abbreviation din ng name niya. 25, somewhere in Davao region din. Actually, hindi siya taga rito talaga. Pure Tagalog siya. Nakakaintindi naman siya ng Bisaya, pero konti nga lang. Bati lang niya kayang magsalita ng Bisaya fluently. Dito na siya na destino for almost 3 years. 7 months ko lang siya naging boyfriend and 2 years and 4 months ko na siyang asawa. All I can say is napakaswerte ko sa kanya. Hindi ko na ikukwento yung love story namin. Yung ginawa ko na lang sa kanya ang ikukwento ko ngayon. Actually, marami akong kagagahang ginawa sa asawa ko. Pero ito yung matatawag kong magandang katangahang ginawa ko. So eto na nga. Dahil bored ako, nakaisip ako ng kagagahan. As if I talk pity talaga. Para talagang totoo, bumili ako ang pinagamit ko doon sa asawa ng kabatch niya na 2 months pregnant para mag-positive. Dahil close friend ko naman sila, ang kapitbahay ko yon, alam na niya ang ibig sabihin nun. So kinagabihan yan, 8 p.m. yung out sa duty ng asawa ko. May pa-surprise ako sa kanya. Nag-prepare ako ng formal dinner pang special na occasion kasi nga, buntis ako. Nung nakarating na siya, nagulat siya kasi wala namang special occasion, pero mahinanda ako. Daily routine namin is kadel-kadel, then halik-halik, ganon. So ako naman, panay acting kung may good news talaga. While nasa pagkainan kami, tinanong niya ako na, "Love, may good news ba? Ganda ng mood mo ngayon ah. May pa-candles-candles ka ba? Kinabahan tuloy ako ngayon. Baka kasi tinupa ka lang." Sinagot ko siya naman ng, "Wala naman love, naisipan ko lang na ipaghanda ka. Tupakin ba ako? Unschedule natin ngayon, remember?" Plus matching ngiti ang lola niya. Sa loob-loob ko, tawang-tawa na ako. At yun na nga, nagpaalam ako na kunwari may kukunin ako sa kwarto. Siyempre di ko sinabi kung ano. Pero yung piti ang kukunin ko plus tatawa muna ako bago lalabas ng kwarto. Sa sobrang tawa ko na konsensya ko bigla, matagal na niyang gustong magka-baby. Wala. Tinupak ako kaya pinanindigan ko yung kagagahan ko. Paglabas ko ng kwarto, hindi na ngiting aso. Ngiting anghel na ang lola niyo. Parang gusto kong kurot-kurutin ang lolo niyo. Nanggigigil ako. So eto na, sinabi ko na, "Na love, may sasabihin ako, matutupad na yung pangarap mo." Tas binigay ko sa kanya yung piti. Tuwang-tuwa siya sa nakita niyang dalawang lines pero ako sa sarili ko, nawala yung tawa ko at napalitan ng kalungkutan at konsensya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang, "Love, seryoso ba to? Hindi na joke to." At ayon, parang nabilaukan ako. Di ako makasagot. Kaloka. Siya ay naiiyak na as in konsensya na talaga ako sa ginawa ko. Dami niya ng speeches dahil magkaka-baby na kami. Sasabihin ko na sanang prank yun eh. Nang sinabi niyang, "PT ulit natin. Gusto ko yung nandito ako pagkalabas ng result." Love, ang saya ko. Binigay niyo ni God ang panalangin ko. Ayun nga mga Mars, inulan ako ng pawis. Nagkakabingi yung kaba ko. Yung di ko na alam yung gagawin. May kinuha siya sa bag niya. PT ang kinuha niya. Like kumunot yung noko. Tinanong ko siya na, "Bakit meron ganyan?" Sumagot lang siya na, "Dali, piti ulit natin." So ayun na nga,
Kaming dalawa ang nasa CR. Kinabahan ako ng sobra kasi alam ko namang negative pa rin eh. So ito na, tinry ko na. Wala pang 2 minutes, nandiyan na yung result. Like, I can't believe it. Halos hindi ako makapaniwala. 2 lines yung lumabas. Like, seryoso ba to? Hindi ko alam kung ano yung iririya ko. At sinabi ko sa asawa ko na prank nga lang yung kanina eh. O ito, nagkatotoo na. Sumagot siya na hindi kasi nabawasan yung binili kong pad sa'yo eh. Di rin nabawasan yung vitamins na iniinom mo tuwing may dalaw ka. Supposedly, last week pa sana dalaw mo. Yes, alam niya kailan ang dalaw ko. Kahit nga minsan di tumutugma yung tracker ko sa period ko. Dahil sa kagustuhan niyang magka-baby. Pati period ko, inaalam niya. At patuloy niyang sinabi na, "Ulyanin ka din this past few days. Lagi kang nagigigil sa akin. Kulang na lang ay palayasin mo ako. Binasura mo yung air freshener natin kasi ayaw mo sa amoy eh. Ikaw nga bumili noon kasi sabi mo, smooth lang yung amoy. Tapos ginawa mo pang air freshener ang perfume ko. Lagi ka rin sinisikmura kaya binilhan kita niyan. And anyways, tinawagan ako ng kaibigan mo. Sa kanya daw galing yung result. And alala ko na may signs of pregnancy ka, so I buy you a pity. Your prank gone wrong, yet good, my lady." Naiyak ako sa sinabi ng asawa ko. So sinabayan niya lang pala ako sa trip ko. Tas may plano din pala siya. Abnormal yung menstruation ko, hindi sumusunod sa payo. Parang kabuti, susulpot kailan niya gusto. How lucky I am to have this man in my life at such young age. P.S. Pumasok kami ng kwarto and rated SPG for the last time while bearing the baby. Wala na kasing ganun for 12 months. So ayun na, late siya sa dispatch niya. Sea soldier siya, pero wala siya sa dagat. Anyways, I took PT 3 times kinabukasan, baka kasi napasukan ng sperm. Charot, gladly positive talaga. 8 months na yung baby boy namin and we are so excited na makita siya. To my man, I love you to eternity. God knows how deep I am in love with you.